Audio Jungle. Audio Jungle. Yo, mga ano sa ano, since nagbabantana naman na mag-ECQ dito sa lugar namin, so, ang mangyayari niyan, baka mangyaring tigil pasada na naman kami dito sa aming lugar. No? So, para maiwasan natin yung pagkabagot sa bahay, mag-try na tulas na lang tayo. So, ano to? Best Pinoy memes, no? Dito sa Pinas. So, try natin yung video. Try natin kung matatawa tayo. Para sa kalaman ninyo, sobrang tagal kong matawa, no? Napakulat kong matawa. Ang tagal kong matawa. Literal, no? At kung matawa man ako, nakakatawa talaga yun. No? Hindi ako basta-basta natatawa sa mga corning yan. No? So, play na natin, no? So refreshing! Hindi ko alam kung nakakatawa ba yun. Mukha siyang tanga. Next. Hindi nga ang kapitay na. Hey na! Game na! Oh! Ay po! Hindi ko alam kung nakakatawa yun, no? Lumusot yung suntok niya dun sa baba ba yun? O parang banda rito? Masakit yun? Nakakagulat. Kaya masakit. So, tuloy natin. So, medyo nagulat ako, no? Nabitawan niya yung pamalo. So, tumalsik dun sa nagka-camera, no? Nakakatawa ba yun? Nakakatawa ba yun? Tuloy natin. So, grabe na po yung impluensya ng TikTok. Ultimo yung mga jeepney driver, no? Sa sobrang hirap na siguro ng biyahe, nag-TikTok na lang din sila, no? Tuloy natin. Nagugutom ako, parang gusto ng tilapia. Yun, may tilapia dito. Anak lang. Ma! Bakit may ice cream to nalagyan ng tilap? So, ayan mga kanosa, no? Binaliktad niya yung sitwasyon. Dahil kung napanood niyo na yung... senaryo na ganito. Na gusto niyang kumain ng ice cream. Pero pagbukas niya dun sa lalagyan is isda yung laman. So... binaliktad niya. Gusto niyang magluto ng ulam niya na isda. Pagbukas niya, ice cream. Corny. No? Corny. Tuloy natin. Yan ang tinatawag na intentional foul? Hindi na ano yun, hindi na aksidenteng na foul niya yung tao, no? Talagang literal na pinalo niya.
Excuse me. Literal na pinalo niya na yun. Kaya ako ng bola. So, intentional foul yun. Si Raulo. Nananaki ka, nananaki. Natawa ako, chef. Tuloy natin. Tara, shabu. Shabu ka ng shabu. Labahan mo yan. Parang ewan si mama. Tabunin mo. Tunog. Audio Jungle. Sobrang walang magawa sa buhay, ano? Gusto niyang gumawa na ng tara, shabu, sa buhay ko, yung mga ganun-ganun. Ah, paalala lang sa inyo, no? Huwag kayong magkaganyan pag nandyan yung nanay. Bobo po. So, yun. Walang yang aga-aga. May bakla dyan sa tapat namin kanina. Akala ko magnanakaw. Kinausap ako, sabi niya, pag pinakita ko din betlog ko, bibigyan niya ako ng Red Doors. Isang bote daw. Diba? Kala naman niya makuha niya sa isang bote. Diyan siya nakapo. Dyan. At? Dyan sa may Harry Block. Pinakita na niya yung betlog niya. Ibibigyan siya ng Red Doors. Bigyan siya ng alak. Sabi pa niya, hindi siya tatabla, no? Pangaalak pa gano. So, since may Red Doors siya, bahala na yung mag-isip. So, tuloy natin. Alalala. Nataranta po yung pusa, no? Sa pagbusina niya. Kawawa naman yung mga ganitong pusa. Nakakaroon ng stress sa utak yung mga ganito. So, para sa mga nanonood dyan, masyadong sensitive po yung mga hayop sa malalakas na tunog. Gaya na pagbagong taon, di ba? Siyempre, ugaling Pilipino na natin ngayon, magpapaputok tayo ng kung ano-ano ng mga malalakas. Pag naririnig po yan ng mga alaga nating hayop, nai-stress po sila, no? Nagwawala po sila kasi hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung takot o kung ano man nararamdaman nila dahil nga sa mga malalakas na pagsabog, no? So, hanggat maaari, gumamit lang tayo ng mga huwag naman masyadong maiingay at siguro mas best na lang kung hindi nyo talaga maiwasan na magpuputok ng malalakas. Eh, siguraduhin nyo, yung mga alaga nyo, hindi maririnig yung mga ganun kalakas sa pagsabog nyo. So, tuloy natin. Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari, no? Hindi ko alam kung ano yung gusto mong mangyari. Alam mo, tatlo lang gulong yan. Tatlo lang ang gulong yan. Hindi po yan balance. So, konting kabig mo lang talaga dyan. Iaangat talaga yan. Walang balance sa tatlo gulong, no? Mga kanosa. So, tatandaan nyo. Basta kayo ay nagmamaneho ng kahit anong sasakyan na basta tatlo gulong. Lalong-lalo na yung mga gulong na nasa gitna mismo yung pangatlong gulong. Eh, wala pong balance yan, ano? So, iiwasan po natin yung mabilis na takbos biglang liko. Ay, Diyos ko. Mga kanosa, hindi maganda yung mangyayari, no? So, mag-iingat kayo kasi napaka-delegado po. So, tuloy natin. Lupit ni mamang referee, no? Minsan maganda yung mga ganyang klaseng referee na seryoso sila sa trabahong ginagawa nila sa pagre-referee. Pero at the same time, nagagawa nila magpasaya ng audience. Ano? Yan yung mga dapat na tinutularan ng iba. Na huwag puro seryoso, no? Kasi kung masyado mo seryosohin yung buhay mo, eh, baka kung saan ka mapunta. Ha? Dagdagan mo rin ng konting komedya yung buhay mo. Para hindi boring. The best yung mga kanos. Tuloy natin.
kayo, paunahin namin yung babae, paunahin namin. Bis lang po, nangiipit po yan, bis lang po, bis lang po. Nangiipit po yan. Bis lang po, dito na po. Nangiipit yan, nangiipit. So, speechless po ako. Bakit ganun kalakas yung pagsara ng pinto? Nakakasakit yun, ha? Kung ano man ang klaseng tren ito, eh baka pwede namang bagal-bagalan niya yung pagsasara, no? Delikado yung nangyari ngayon, ha? Eh paano kung may kamay dun? Baka naputol yun, oy! Shoutout dun sa kung ano mang tren to, no? Parang awa nila bawasan niya yung pressure ng pagsasara ng pinto, ha? Masyadong malakas! Nakakasakit yan, ha? Tuloy natin. Paano manghingi ng tubig ang pipe? Paano manghingi ng tubig ang pipe? Paano? Paano? Yan, ikaw. Paano? Go, go! Paano? Sige, okay, tama. Tama. Paano manghingi ng tubig ang bulag? Mali. Paano? Pingin tubig. Ano na po ba nangyayari sa Pilipinas, ano? Paano manghingi ng tubig ang bulag? Obviously, magsasalita yun. No? Bakit ang ganun-ganun ginagawa mo? Hindi ganun. Ha? Manghingi ka tubig yung maayos. Mahingi tubig, ganun. Ha? Tuloy natin. 5, 4, 3, go! So yung nangyari na yun, inakasakit siya. Dinaganan niya yung babae. Ha? Huwag kasi magpahuli, 1, 2, 3, go. Nagtatapos na yung go, nakapanigarilyo na yung nagkamera, saka ka lang tatalon. Umayos naman tayo, no? Sumunod tayo sa tamang bilang. Tuloy natin. Tapan daw ang pagkalat ng sakit. Iminumungkahi rin at tapusin na ang klase o automatiko nang ipasa mga estudyante ngayong school. Sa paalala lang. Pag tayo ay pinag-aaral ng magulang natin, ay mag-aaral tayo. Hindi yung porket gusto nang kanselahin yung klase, tuwang-tuwa tayo. No? Wala po tayong matututunan kung hindi po tayo mag-aaral. Although, walang kinalaman yung academic sa totoong buhay natin, hindi natin may a-apply yun. Eh, iba pa rin yung may hawak kang diploma. Meron kang mismong natapos talaga. Kasi yung academics is academics lang yan. Hindi po kasama yung may mga major-major, ha? Hindi yung mga kasama yung mga course-course, no? Pero yung academics po kasi, gaya ng English, Filipino, math, science, at kung ano-ano pa, ay hindi pala kasama yung science. Mga English, math. Kasi yung mga simple academics, yung mga basic academics, hindi po natin na-apply sa totoong buhay yan. Kasi mas umiiral sa totoong buhay natin yung pagiging madiskarteng tao natin, ma-adapt natin, pagiging masinop. Yan po yung na-apply sa totoong buhay mo. Pero hindi po, kasi hindi na-apply yun, is wala kayong pake. Huwag kayong matutuwa kapag walang pasok, ano? Kasi po, pag walang pasok, wala kayong matutunan. Ha? Kasi, syempre, kailangan nyo ng grades. Kailangan nyo ng grades para makapasa. So, para makapag-college kayo. So, sa mga high school dyan, high school, senior high school, o elementary, o basta na nag-aaral kayo, eh galingan nyo. Huwag kayong matuwa pag walang pasok. Ha? Kasi ito tatandaan nyo. Edukasyon lang ang may papamana ng mga magulang natin sa atin. Kaya wag natin yun sasayangin. No, mga kanosa, wag natin yun sasayangin. So, yun lang pala yun. So, yun mga kanosa, no?
Hindi ko alam kung isa o dalawang beses ako natawa, pero napaka-corny nung iba kong nakikita, no? Napaka-corny. Yung iba naman eh, hindi ko maintindihan. Yung iba masakit. Kala ko try not to laugh challenge to, pero bakit parang may nananakit na ano. So yun mga kanosa, no? Lagi po tayong mag-iingat kasi dumarating na yung second wave na pandemic ng COVID-19, no? Mag-iingat po tayo. Hanggat maaari po is sumunod po tayo sa patakaran ng gobyerno, ng ating kapulisan, ano? Lagi po ninyong isusuot yung mga face mask ninyo. Lagi po tayong maghuhugas ng tama, mag-alcohol. O kung kinakailangan maligo, maligo na, no? Kasi hindi sa kumukulti yung kaso dito sa Pilipinas, eh mas lalo pong dumadami. Bawasan-bawasan po natin yung tigas ng ulo natin, ano? Huwag po natin pairalin sa sarili natin yung matira matibay. Kalokohan po yun, no? Wala pong matibay pag nagkasakit po kayo. Okay? Walang matira matibay. Wala pong ganun. Mag-ingat po tayo, no? So, ayun. Kung gusto nyo palang mapanood yung full video, yung link ay nandyan sa description, ano? So, ayun. Nandito na lang. Kita kayo sa susunod na video, no? Kita kayo sa mga kanosa, no? Peace!